Dante, ano na ang susunod na mangyayari? Sino na ang papalit bilang gobernador ng Albay? At meron bang lumabas na TRO ngayong araw sa kataas-taasang hukuman hinggil sa petisyon ni Governor Rosal? Yes, June, pagkatapos nga na maisilbi kanina ang writ of execution higil nga sa pagkadiskwalipika ni Noel Rosal bilang gobernador ng Albay, ipinag-utos ngayon ng Commission on Elections o COMELEC sa pamamagitan ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na kaagad ipatupad ang disqualification ni Rosal. Ibig sabihin nito, June, kailangan nang bumaba sa pwesto ang dating gobernador at bakantihin ang opisina ng gobernador sa lalawigan ng Albay. Ang mabakanteng pwesto ni Rosal ay pupuna ni Vice Governor Edsel Greco Lagman. Ito ay alinsunod sa Law of Succession sa ilalim ng Local Government Code. Ang number one provincial board member ay magsisilbi namang vice-gobernador ng lalawigan ng Albay. Kaya nga po nilabas ang writ of execution ay para ma-implement na po kagad at makaupo under the Local Government Code's Rule of Succession yung incumbent vice governor. So aakyat po siya bilang gobernador. Paliwanag pa ng COMELEC, dahil hindi nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO si Rosal mula sa Korte Suprema, wala siyang magagawa o wala silang magagawa kundi ipatupad kung ano ang itinakda ng batas. Uutos po kay Governor Rosal na bakantihin po na niya ang posisyon po at ang opisina ng Governor po ng Albay. At ang magpapatupad po nito ay ang ating Department of the Interior and Local Government through the Secretary po. Ayon pa kay COMELEC spokesperson Director Janrex Laujanco, November 18 pa, 2022, nang inilabas ang desisyon ng COMELEC and Bank hinggil sa disqualification ni Rosal. At sa araw na iyon ay maaari na rin anya itong maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Pero bigo si Rosal na makakuha ng temporary restraining order sa kanya at kaninang umaga ay epektibo o ipinatupad na ito. Sa ngayon, nakabinbin din sa COMELEC and Bank ang kaparehong kaso ng asawa ni Rosal na si Legazpi City Albay Mayor Carmen Geraldine Rosal. Ang ground ay pamimigay ng pondo ng pamahalaan o public fund na sakop sa 45 days pending ng COMELEC. Sa kanyang press conference kahapon, inihayag ni Rosal na lumapit siya sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Sinabi naman ng COMELEC na kahanda silang sumunod kung anuman ang ipag-uutos ng kataas-taasang hukuman na may kinalaman sa kaso ni Rosal. Kung meron man pong TRO na marireceive ang COMELEC at ang DLG, kami naman po ay tatalima doon sa kung anuman po ang nakasaad doon sa temporary restraining order. June, dahil nga ngayon ay na-issue na ng Commission on Elections ang writ of execution, kumbaga yung bola ngayon ay nasa DILG na hinggil sa pagpapatupad nga ng disqualification ng dating gobernador ng Albay. At doon sa tanong mo kanina, June, no, ang hiningan din natin ang pahayag ang Supreme Court hinggil doon sa sinasabi ngang paglapit ni Rosal sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Pero ang sagot sa atin ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Brian Kit Husaka, confidential ang pinag-usapan o sa ang napag-usapan doon sa sesyon ng unbank ng Korte Suprema. At ayon pa sa kanya ay hindi siya makapagbigay sa atin ng kasagutan. At pagkatapos nga din ito, June, ayon pa sa COMELEC, mayroon pa namang isang buwan si Rosal mula nang matanggap niya yung writ of execution doon sa kanyang disqualification case para siya ay magtungo nga sa Korte Suprema. At ayon sa COMELEC, kung anuman ang magiging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman ay nakaanda naman silang ito ay tatalimahin. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Dante, sa report mo ay lumalabas na yung asawa ni Governor Rosal ay meron ding kahalintulad na kaso. Ito ba, ano na ang estado ngayon ng kaso? Ito ba ay pinal na rin?
John, yung tinanong natin dyan kanina si spokesperson ng COMELEC na si Attorney John Rex Laudianco, nasa unbank level na ito, John. Ibig sabihin kasi, ang hawak noong kaso na disqualification laban naman sa asawa ni Rosal, ang hawak ay second division. Ibig sabihin, pagdating sa second division ay pinaburan yung petitioner na i-disqualify itong asawa ni Rosal. Ngayon, naiakyat na sa unbank at may apela ngayon dito ang asawa ni Rosal at yan ngayon ang pending pa ang resolusyon ng COMELEC unbank hinggil dyan, June. At kinuna na rin natin no, ng pahayag dyan si dating Gobernador Rosal kung ano ang kanyang reaksyon hinggil dito sa utos ngayon ng COMELEC na bumaba na siya sa pwesto, subalit hindi natin siya o hindi wala siyang sagot sa atin, June, sa ngayon. Alright, maraming salamat, Dante Amento.